Bas na pag-uusapan natin ay ang episode 3 ng Iskandalo. Ito ay tungkol kay M na isang sikat na vlogger na nagkaroon ng video scandal na kumalat sa internet. At dahil sa pangyayaring yun, ay naging magulo ang takbo ng kanyang buhay na humantong sa isang malaging na trahedya. Makikita sa eksenang ito na abala si Belinda sa paghahanda ng masarap na pagkain dahil anibersaryo nila ni Stephen. Matapos niyang mag-asikaso ay tinawagan niya ang kanyang asawa pero hindi ito sumasagot. Kaya naman nag-chat na lang siya kay Stephen upang batiin ito at ipaalala ang kanilang anibersaryo. Kinagabihan ay nag-aayos na si Belinda at nagpapaganda upang pagdating ng asawa niya ay muli itong mabigoni sa kanya. Pero tila hindi naalala ni Stephen ang anibersaryo nila ni Belinda. Dahil gumagabi na, ay kasama pa rin ito si Elaine at tumutulong sa pag-aasikaso sa buro ni M. Kinagabihan ay halos mamuti na ang mata ni Belinda, pero hindi pa rin nagpaparamdam ang kanyang asawa. Bigla namang dumating ang tatay niya na si Pio na parang nangaasar pa, at tinanong nito si Belinda kung anong okasyon. Sinabi ni Belinda na alam naman ng tatay niya kung anong meron sa araw na yon. Doon ay sinabi ni Pio na nagbibiro lang siya, dahil alam niya na ito ang anibersaryo ng paghihirap ng kanyang anak. Sinabi rin ng tatay ni Belinda na alam nito na hindi trabaho ang pinagkakaabalahan ni Stephen, dahil minsan na silang nagkasama sa trabaho. Kaya alam nito kung ano ang totoong pinagkakaabalahan ng congressman. Sa eksenang ito ay makikita na magkasama sina Congressman Stephen at Elaine sa lokasyon ng buro ni M. Ilang sandali pa, ay dumating naman si Joel at sinabihan nito si Stephen na mag-usap sila ng masinsinan. Tinanong ni Joel si Stephen kung nanliligaw ba ito sa asawa niya, dahil napapansin ni Joel na lagi silang magkasama at dikit ng dikit si Stephen kay Elaine. Sumagot si Stephen na kaya siya laging sumasama kay Elaine, ay dahil malaki ang naitulong ni Elaine at M sa kanya kaya siya nanalo sa pagka-congressman. Kumiling rin si Stephen kay Joel na sana ay huwag nitong bigyan ng mali siya ang pagtulong nito kay Elaine, dahil magkaibigan lang sila at meron na siyang asawa. Habang pinagmamasda ni Patricia ang mga larawan na kuha sa lugar kung saan binigti si M, ay may napansin siyang maaaring susi sa pagkalutas ng kaso. Nakita niya na hindi basta simpleng pagbuhol ang ginawa sa tali na pinangbigti kay M, dahil ang estilo na ginamit dito ay tinatawag na Blake's Hitch. Na isang uri ng pagbuhol sa tali na bibihira lamang ang gumagawa. Kaya naman naisipan ni Patricia na bumalik sa pinangyarihan ng krimen upang magimbestiga. Pagdating nila Patricia ay napadaan naman ang isang katiwala sa farm. Tinanong niya ito kung pamilyar ba dito o kung may kilala ito na marunong magbuhol ng tali na kagaya ng nasa puno. Sinabi ng katiwala na ang alam lang niya na gumagawa ng ganong klaseng buhol ay ang kanyang amo na si Joel na stepfather ni M. Dahil sa pahayag ng katiwala ay naging person of interest si Joel, kaya naman agad nagtungo sila Patricia sa buro ni M upang imbitahan si Joel sa presinto. Makikita naman natin si Trent na nagpapagaling sa ospital matapos ipabugbog ni Stephen. Nakita niya ang balita na naging suspect na rin ang stepfather ni M sa pagkamatay nito. Doon ay naalala ni Trent ang isang pangyayari na habang binibira niya si M sa dressing room, ay tinawagan ito ng kanyang secretary. At sinabing kumukuha si Joel ng pera sa account ni M nang hindi nagpapaalam. Sa madaling salita ay ninanakawan ni Joel si M. Kaya naman naisip ni Trent na baka may kinalaman talaga si Joel sa pagkamatay ni M, dahil meron itong motibo upang paslangin ang dalaga. Ilang sandali pa ay pumasok naman si Arabella, at sinabing hindi niya matiis si Trent kahit na niloko siya nito. Doon ay muling nagkaayos ang dalawa, at dahil bati na sila ay muling napasubo si Arabella. Habang nasa bahay si Patricia ay bigla namang nangisay ang nanay niyang paralisado, kaya dali-dali nila itong isinugod sa ospital. Sinabi ng doktor na hindi maganda ang lagay ng nanay ni Patricia, kaya naman kinakailangan na itong ipasuri sa espesyalista. Sa kalagitnaan ng pagbabantay ni Patricia sa kanyang nanay, ay nakatanggap siya ng chat mula sa hindi kilalang lalaki na gustong tumulong sa kaso ni M. Nag-send ito ng video na nakabilog ang kamay ni M, na tila sinasabi na merong kahulugan ang ginawa ni M na pagtapik sa mesa. Pero bago pa man matapos ni Patricia ang video, ay bigla naman siyang tinawagan ni Arman. At sinabing kinakailangan na siya sa presinto, dahil hindi nila kayang pigain si Joel na sabihin kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ni M. Pagdating sa presinto ay kinausap ng masinsina ni Patricia si Joel, na aminin na kung may kinalaman ba ito sa pagkamatay ng kanyang stepdaughter.
pero paulit-ulit na sinasabi ni Joel na wala siyang kinalaman, at malabo niya itong gawin dahil parang tunay na anak na ang turing niya kay M. Bigla namang sinabi ni Patricia ang tungkol sa tali na ginamitan ng estilo sa pagbuhol, at pinakita niya kay Joel ang larawan ng tali na ginamit sa pagbigti kay M. Sinabi ni Patricia na alam niyang si Joel ang may alam ng ganong klaseng pagbuhol ng tali sa farm nila. Doon ay tila nabigla si Joel at sinabing hindi yun pwedeng gamiting ebidensya laban sa kanya. Alam ni Patricia na nag-away si Joel at M bago ang insidente, kaya tinanong niya si Joel kung ano ang dahilan ng pag-aaway nila ni M. Napilitan ang umamin si Joel at sinabi niya na nalaman ni M na ninanakawan niya ito. At ang perang kinukuha niya kay M ay dinadala niya sa kanyang babae kaya nagalit ito sa kanya. Matapos aminin ni Joel ang kanyang kalokohan, ay sinabi niya na mahal niya si M kahit na hindi niya ito tunay na anak. Kaya naman kahit kailan ay hindi niya maiisip na patayin ang babaeng itinuring niyang parang tunay na anak. Matapos umiyak ni Joel dahil sa pagsisisi, ay dumating naman si Armand at sinabing kailangan na nilang pakawalan si Joel. Dahil lumabas na ang resulta ng DNA sample na nakuha sa kuko ni M. At ayon sa resulta ay negative, hindi si Joel ang pumatay kay M. Nag-aalala naman si Elaine kay Joel habang hinihintay itong lumabas, kaya naman ang pinakawala na ito nila Patricia ay agad yumakap si Elaine sa asawa niya. Galit na galit si Elaine kay Patricia dahil pinagbintangan nila si Joel ng walang sapat na basehan kundi tali lang. Kaya bago umalis, ay sinabihan ni Elaine sila Patricia na mga bobo at hindi ginagawa ng maayos ang trabaho. Nagtulong naman si Armand sa isang tattoo artist upang alamin kung pamilyar ba dito ang tattoo sa likod ng lalaking kasama ni M sa malaswang video. Sinabi ng lalaki na pamilyar ito sa kanya, at isang sikat na tattoo artist sa Vietnam ang gumawa ng disenyo ng tattoo. At hindi ito kumokopya ng disenyo ng iba, kaya naman sigurado na isang high profile ang lalaking kasama ni M sa video scandal. Bumalik si Patricia sa ospital upang bantayan ang kanyang nanay. Habang pinagmamasdan niya ito ay naalala niya muli kung paano pinatay ang kanyang tatay na pulis, at kung paano pinagbabaril ang nanay niya, na naging dahilan ng pagkaparalisa nito. Tandang-tanda ni Patricia na ang bumaril sa kanyang mga magulang ay may tato ng Samaniego Gang. Napansin ni Patricia na biglang gumalaw ang daliri ng nanay niya, kaya naman tuwang-tuwa ito dahil sumasagot ang kanyang nanay sa pamamagitan ng paggalaw sa daliri nito. Ilang sandali pa ay nag-chat na naman ang hindi kilalang lalaki at humihingi ng update tungkol sa kaso ni M. Muli itong nag-send ng parehong video ni M na nakabilog ang kamay, na tila may ibig sabihin. Napatitig si Patricia sa daliri ng kanyang nanay. Doon niya napagtanto na isang code pala na naglalaman ng mensahe, ang ginagawa ni M na pagtapik sa mesa gamit ang daliri. Naalala ni Patricia ang nakita niyang libro sa kwarto ni M tungkol sa mga secret code. Kaya naman agad siyang pumunta sa kanilang opisina upang malaman kung ano ang lihim na mensaheng nais iparating ni M sa kanyang huling vlog bago siya mamatay. Sa pagsusuri ng team ni Patricia, ay nalaman nila na ang lihim na mensahe ni M ay ang mga salitang "Buntis ako." Doon ay naisip ni Patricia na may balak si M na ibunyag kung sino ang totoong ama ng pinagbubuntis niya. Pero bago pa man maisiwalat ni M kung sino ito, ay pinaslang na siya upang hindi na makapagsalita pa. Matapos madiskubre ni Patricia ang lihim na mensahe ni M sa kanyang huling vlog, ay inimbitahan niya ang lalaking nag-send ng video na makipagkita sa kanya. Makalipas ang ilang oras ay agad namang pumunta ang lalaki sa opisina nila Patricia, at nagpakilala ito bilang si Choi. Si Choi ay isa palang IT expert na tumutulong sa kapulisan na lumutas ng kaso. At dahil isa siyang tagahanga ni M, ay nais niya ring makatulong upang malaman ang katotohanan sa pagkamatay ng kanyang idolo. Tinanong ni Patricia si Choi kung magaling ba ito, sumagot naman ang lalaki na magaling siya kahit saan. Doon ay tinanggap na ni Patricia ang alok ni Choi na tulong. Dahil naniniwala siya na magagamit nila ang kakayahan ng binata bilang isang eksperto sa teknolohiya. Kinahapunan ay nagtungo naman si Patricia at Armand sa barangay hall na sumasakop sa pinangyarihan ng krimen. Dahil may nakapagsabi sa kanila na isang tanod, na bago nangyari ang krimen ay may nakita silang umaaligid sa bahay nila M. Pagdating nila Patricia, ay kinuwento ng tanod na may nahuli silang babae na nagmamanman sa bahay nila M bago ito pinatay. Pero pinakawala nila ang babae dahil ayaw ni M na magreklamo, at hindi nila ito pwedeng pakulong dahil wala silang maikikaso. Matapos ng pag-uusap,
ay pinakita ng tanod ang CCTV footage na kung saan nakita ang mukha ng babae. Kaya naman tinandaan ni Patricia ang mukha nito, dahil hindi nakuha ng mga tanod ang pangalan ng babae. Makikita naman sa eksenang ito, na pinuntahan si Stephen ang tatay ni Belinda sa kanyang opisina sa Kongreso. Pagpasok ni Pio ay pinaalis niya ang lahat ng tao sa loob maliban kay Stephen, dahil gusto niya itong kausapin ng masinsinan. Pinagsabihan ni Pio si Stephen na huwag nitong sasaktan si Belinda. Dahil sa oras na mangyari yon ay gagawa ng paraan si Pio para mapatalsik si Stephen sa kanyang pagiging congressman. Alam ni Pio na may ginagawang kalokohan si Stephen at sinabi niya dito na wala siyang pakialam kahit na mambabae ito ng mambabae. Basta ang importante ay paligayahin ni Stephen si Belinda at huwag na huwag niya itong sasaktan. Pag-uwi ni Stephen ay agad itong naglambing sa kanyang asawa at sinabing mahal na mahal niya ito. At syempre, ang paglalambingan ng mag-asawa ay nauwi sa umaatikabong plok-plokan. Habang nasa burol naman si Patricia, ay namukhaan niya ang babaeng sinasabi ng tanod na umaaligid sa bahay nila M. Kaya naman paglabas nito, ay agad sumunod si Patricia at pinigilan ang babae na makaalis. Marami ang nakakita sa ginawa ni Patricia na pagdamba sa babae. Kaya naman agad niya itong ipinasok sa loob ng kanyang kotse. Inusisa ni Patricia ang babae kung siya ba ang nahuli ng mga tanod na umaaligid sa bahay ni M. Pero hindi sumasagot ang babae sa mga tanong ni Patricia. Kaya naman inutusan niya si Armand na tignan ang ID ng babae, at doon ay nalaman nila na ang pangalan nito ay Agatha. Napilitan na si Agatha na sumagot sa tanong ni Patricia. Sinabi nito na kaya siya laging nagmamasid sa bahay nila M, ay dahil isa siyang masugid na tagahanga ng napaslang na vlogger. At nais niyang malaman kung ayos lang ba si M, dahil matapos kumalat ang iskandalo ay madalang na itong mag-upload ng video. Sinabi rin ni Agatha na matapos niyang mahuli ng mga tanod ay hindi na siya bumalik sa bahay nila M. Hanggang sa nalaman niya na lang na pinatay na pala ang kanyang idolo. Matapos marinig ni Patricia ang sagot ni Agatha, ay agad na nila itong pinakawalan. Sa eksenang ito naman, ay makikita na nag-uusap si Trent at Arabella. Sinabi ni Trent na marami na ang sponsor niya na nag-backout, simula nang masangkot siya sa kaso ng namatay niyang kabit na si M. Kaya naman pinakiusapan niya si Arabella na kinakailangan nilang ipakita sa publiko na maayos na ang relasyon nila. Upang kahit papano ay gumanda ang imahe ni Trent sa mata ng mga tao. Dahil marupok si Arabella, ay pumayag ito sa gustong mangyari ni Trent. Kaya naman matapos nilang magkasundo, ay nagtungo ang dalawa sa balkonahe. At doon sila naghentethentot. Matapos makaraos ng dalawa, ay nagulat si Trent nang makita niya na binibidyohan siya ni Arabella. Kaya naman agad niyang inagaw ang cellphone nito, at sinabing buburahin niya ang video. Pero biglang kinuha ni Arabella ang kanyang cellphone at sinabing gagamitin niya ang video na yon, sa oras na magluko ulit si Trent. Paglabas naman ni Stephen sa opisina, ay nag-aabang na pala si Pio sa kanya. Agad siyang pinapasok nito sa loob ng sasakyan, at doon ay muli silang nag-usap ng masinsinan. Sinabi ni Pio kay Stephen na may mga inutusan siyang tao upang bantayan ang kanyang bawat galaw. Para masigurado ni Pio na hindi sinasaktan ni Stephen ang pinakamamahal niyang anak na si Belinda. Sinabi rin ni Pio na hanggat maaari ay isalba ni Stephen ang relasyon niya sa kanyang asawa. Dahil baka sa susunod, ay hindi lang relasyon ang kanyang ililigtas, kundi sarili na niyang buhay. Tinanong naman ni Stephen si Pio kung nananakot ba ito, pero agad sumagot ang matanda, na oo, tinatakot niya si Stephen. Dahil bilang ama ni Belinda, ang tanging gusto lamang ni Pio ay maging masaya ang kanyang anak. Ihahatid na sana ni Trent si Arabella sa bahay nito, nang bigla nilang napansin na may sumira sa kotse ni Trent. Nakita nila ang isang patay na ibon na nakapatong sa kotse, at sa windshield naman ay may nakasulat na ingat ka. Tila nagbabanta kay Trent kung sino man ang gumawa nito sa kotse niya, at malamang ay dahil na naman ito sa pagkamatay ni M. Sinabi ni Arabella na dapat ay isumbong nila ang nangyari sa mga pulis, pero ayaw ni Trent na ipaalam ang nangyari. Dahil kilala niya kung sino ang may gawa nito. Inutusan naman ni Patricia si Choi na kumuha ng impormasyon tungkol kay Agatha. Doon ay napag-alaman nila na ilang beses na palang nakakasuhan ng staffa ang dalaga. Pero ang pinagtataka nila, ay laging hindi natutuloy ang kasong sinasampa kay Agatha. Ilang sandali pa ay may pinakita si Choi na importanteng impormasyon tungkol sa dalaga.
At nang makita ito nila Patricia, ay agad silang tumawag ng backup. Makikita naman si Agatha na pinagmamasdan ang mga larawan ni M na nakadikit sa kanyang dingding. Kinuha niya ang isang larawan nito at dahan-dahan niyang nilaro ang kanyang sarili habang pinagpapantasyahan si M. Ilang sandali pa, ay dumating na ang team ni Patricia at pinasok ang kwarto ni Agatha. Pagdating nila ay hindi na nila naabutan ang dalaga dahil nakatunog pala ito na may huhuli sa kanya. Tumambad sa team ni Patricia ang napakaraming larawan ni M sa loob ng kwarto ng dalaga. Kaya naman mas lalong tumibay ang kanilang suspecha na ang suspect na hinahanap nila sa pagkamatay ni M ay walang iba kundi si Agatha. Pinagkulungan nila Patricia at ng kanilang chief ang tungkol kay Agatha na suspect sa pagkamatay ni M. Pero sinabi ng kanilang chief na hindi pa sapat ang nalikom na ebidensya nila Patricia upang masabi na si Agatha talaga ang pumatay kay M. Pinagalitan si Patricia at ang kanyang team ng kanilang chief na si Philip. Dahil kung sino-sino na lang ang sinasangkot nila sa kaso ni M, na wala namang sapat na basihan. Maya-maya pa ay dumating na sila Stephen at Elaine sa presinto upang makibalita tungkol sa bagong suspect na si Agatha. Sinabi ni Elaine na kinakailangan ng mahuli ang dalaga upang maibigay na sa kanyang anak na si M ang hustisya. Sinabi rin ni Stephen na kung maaari ay maglalagay siya ng patong na 2 milyon sa ulo ni Agatha upang mahuli ito agad. Pero hindi sumang-ayon si Patricia sa sinabi ni Stephen dahil ginagawa naman nila ang kanilang trabaho. Sinabi rin ni Patricia na si Agatha ay suspect pa lang. At wala pa silang sapat na ebidensya upang mapatunayan na si Agatha nga ang kumitil sa buhay ni M. At doon na nagtatapos ang episode 4 ng Iskandalo. Abangan ang episode 5. Maraming salamat sa pakikinig.